Hi mga kaswisi! So, nagbabalik po ko ulit sa aking YouTube channel. Ayan. So, hindi na magpapaligoy-ligoy pa, no? Kasi ang pag-uusapan natin dito ay pidos, mga kaswisi. So, pinapakita ko sa inyo mga picture na to para naman magkaroon kayo ng tips and ideas, mga kaswisi, about sa pag-a-attend or pag-a-attend ng through online or face-to-face itong pidos, mga kaswisi. So, pinapakita dito, mga kaswisi, kung ano ba nga ba ang pidos, ganyan, ano ba matututunan natin sa pidos, no? Siyempre, bilang OFW sa ibang bansa, siyempre, binibigyan tayo ng idea na ganito yung bansang pupuntahan natin. So, ganito pala, ganun pala, ganyan. So, magkakaroon lang tayo ng idea, although hindi naman pinipresent lahat, no? Pero dito kasi mga kaswisi, magbibigay sa atin ng kahit papano idea na ganun pala yun, ganito pala yun, ganyan. Siyempre tayo, kailangan natin gawin to para sa pamilya natin. Siyempre pagka nahisipan na natin mag-abroad, gusto natin makatulong, kung ano man ang reason kung bakit tayo mag-abroad. So isa na siya, itong PIDOS na to, or Pre-Departure Orientation Seminar, ay magbibigay sa atin ng lakas ng loob at tibay ng kalooban, mga kaswisi. Kasi dito, hindi madali ang mag-abroad, no? Hindi madali ang mag-abroad, although syempre tayo nakasanayan natin na ganito yung pamumuhay natin sa Pilipinas, tapos pagdating sa ibang bansa, hindi na natin magagawa yung mga ganun, kasi nga, meron tayong mga sinusunod. Yan. Syempre tayo, bayani kasi tayo, diba? Siyempre tayo nagbibigay ng suporta sa ating mga pamilya. Siyempre, sinasantabi muna natin yung ating mga pansariling kagustuhan or hilig, di ba, para sa pamilya. Kaya ang lahat ng sasabihin dito or makikita natin sa screen, mga kaswisi, talagang para sa atin lahat yan, no? Na gusto mag-abroad, ganyan. So, lalo na sa mga first-timer na hindi alam kung ano yung idea o ano meron dito sa PIDOS na to, no? Kasi marami nagtatanong, mga kaswisi, kung may exam ba ito, no? So, ito kasi walang exam. So, ini-explain lang niya ng mabuti ng ating trainer, kung sino man ang trainer na naka-assign sa atin. Kasi ito, first time ko ma-online. Kasi last year kasi, two years ago, may git. O going to 3 years, no? Nung nag-PIDOS kasi ako, face-to-face kasi kami. So, nag-write down kami ng mga, kung ano man ang mga important na dapat nating malaman bilang OFW sa ibang bansa, no? Pero since ngayon is online na, so, nag-picture-picture na lang ako, ganyan. At para ma-share ko sa inyo kung naman ang meron dito sa PIDOS. So, ito ay updated na, no, for 2022, no? For going 2023, no? Kasi, na ngayon, is November, no? So, dito kasi, mga kaswisi, ini-explain niya kung anong bansa ka ba pupunta, kung saan bansa ka, ganyan. So, ini-elaborate lang niya ng mabuti kung ano yung mga meron dito. Siyempre, pag sinabing Asia nga naman, so, marami kasing bansa yan. Yun. So, ini-explain lang din dito kung ano man ang, yung batas nila, kaugalian, pananamit, klima, pagkain, at relihiyon, lalong-lalo na. Pero syempre, tayo ay kailangan natin romespeto kung naman ang meron sa kanila. Syempre, may mga konserbatibo na bansa. So, kailangan natin manamit ng mga simple lang, ganyan. Hindi kita yung cleavage, ganyan, spaghetti strap, ganyan. Hindi pwede yung ganun. Yun. So, tayo mga kaswisi, pinapaalalahan na lang ni PIDOS na umangkop tayo sa kultura nila at batas para maiwasan natin magkaroon ng problema doon sa bansang yun. Siyempre, mahirap na mahuli, makulong, ganyan. Yun. Siyempre, kung naman ang kontrata natin sa employer after natin pumirma ng job offer, so yun ang susundin natin, mga kaswisi. Lalo na kung ikaw ay nagtatrabaho bilang skilled workers, yan, or domestic helper, ganyan, or caregiver, ganyan. Siyempre, kung ano man yung job offer na inagrihan mo or umapayag ka, so yun, kailangan natin sumunod. Tapos, kung ano man yung standard ng kontrata, siyempre, bago mo pirmahan, kailangan mong basahin lahat yun, mga kaswisi. Kaya yun.
So, syempre, merong mga termination. Syempre, ang bansang pupuntahan ko is Hong Kong. So, may mga rules sila, no? Na kapag ka, na-terminate ka, ganyan, yun. So, dapat nating iwasan yan, mga kaswisi, na para magustuhan tayo ng employer natin. Syempre, nag-effort tayong gumastos, nag-effort tayo ng panahon, at pera, syempre. Pinakamahalaga yung pera. Syempre, tapos pagdating mo doon, eh, mate-terminate ka lang, di ba? So, alam mo yun, masyadong, ano, risk yun sa atin or hassle yun para sa atin. Pero kailangan natin na sumunod talaga at maging honest tayo sa mga gagawin natin at sasabihin natin sa ating mga employer. Yan. So dito mga kaswisi, meron tayong mga agencies kung saan pwede tayong lumapit para tulungan tayo sa mga problemang kinakaharap natin in case lang naman, no. So, meron tayong DFA, yan. So, mag-i-issue ng passport, no? Kung, alimbawa, nawala yung passport mo or magre-renew ka kasi may expired na, ganyan. Or bago ka pa lang. So, magre-register ka. Tapos, sa OWA naman, ganun din. So, kung meron kang mga problema dyan, ganyan. So, needed natin pumunta dyan para tulungan tayo, lalo na yung pamilyang maiiwan natin dito sa Pinas, mga kaswisi. So next, si POEA, ganyan, yan yung magbibigay sa atin ng certification na tayo ay mag-aatatrabaho abroad, no? Yan, magpa-process niyan, ganyan. Yun. So sa pag-ibig, no, yung gustong kumuha ng bahay, yan, through pag-ibig, so pwedeng hulugan ito, no? So depende sa'yo kung ano man ang plano mo, yun. Yun lang. Tapos sa PhilHealth naman, syempre, kung tayo ay magkakasakit, so yun, yun yung kailangan natin magbigay ng contribution dyan sa mga katulad din pag-ibig at saka yan, PhilHealth, yun. SSS na rin, mga kaswisi, importante din yan. Syempre, kapag tayo tumanda, kahit papano, meron tayong retirement. May monthly tayo makukuha. At the same time, syempre, kung may pwede tayo mag-loan, so depende sa'yo. Importante lang naman ay mahulugan yung SSS mo, pag-ibig, saka PhilHealth. Yan, mahalaga yan, tatlo na yan, no? Yan kasi yung magiging benepisyo natin habang tayo ay nasa ibang bansa, mga kaswisi. Kaya yun. So dito naman, kapag ka tayo ay professional, yung may PRC, ganyan, kung caregiver ka ba, teacher ka ba, ganyan, nurse ka ba, registered nurse and everything, no? So kailangan din nila kumuha nito, yun. Sa mga skilled workers yan, mga kaswisi. Yun sa TESDA naman, mga kaswisi, kailangan natin umatin ng training para makuha natin yung TESDA certificate na yan para ma-allowed tayong makalabas ng bansa. Lahat tayo, kailangan natin kumuha yan. Yan. Kasi dito, mga kaswisi, kailangan natin mag-undergo ng training tapos kung ano man ang course na dapat natin makuha sa NC2 na yan. Yung NC2 na tinatawag na yan ay National Certificate. Yun. So, depende sa course. Yun, sa Department of Health, mga kaswisi, alam naman natin yan, tungkol yan sa kalusugan natin. Kaya yun, so syempre, bago tayo umalis, 2 times tayo magme-medical, ganyan, or either 1 time lang, ganyan. Yun. So si OWA naman, mga kaswisi, polo, no, yan magbibigay sa atin ng mga complaint. Halimbawa, tayo ay may reklamo sa ating mga employer o sa, ano, dito tayo lalapit sa polo. Yan. So, dito kasi magbibigay sila ng legal assistance sa atin kung ano man mga dapat natin gawin. At syempre, ang iwasan natin dito ay magkaroon ng kaso. Yun. Yun lang naman. So, gawin natin yung nararapat, mga kaswisi. So, sa DFA na to, no, mga kaswisi, meron tayong kanya-kanyang ahensya doon sa mga bansang pupunta natin. So, if ever na may problema, so magbibigay sila ng ano, dito sa DFA na to. Yan. So, sa Department of Social Welfare naman ay magbibigay sa atin ng counseling, no? Kasi kung tayo ay nai-stress, ganyan, di talaga maiwasan, homesick, ganyan. So, sila yung magbibigay sa atin ng kaginhawaan or payo, ganyan. Yan. So, meron mga, marami tayong mga agencies na pwede natin lapitan, ganyan. So, basta alam nila yung number, so, kontakin na lang natin sila, no, mga kaswisi. Yan. So, yan yung mga magbibigay sa atin ng solusyon sa ating mga problema, mga kaswisi. Kaya yun. So, bali itong episode natin na to, mga kaswisi, ito yung magbibigay sa atin ng tips and ideas, no, para sa mga may gustong
mag-abroad at nag-i-start na mag-attend ng PIDOS, no? Kasi dito, eh, talagang ini-explain ng mabuti ano man ang gagawin natin. Inahanda na yung mga sarili natin pagdating sa ibang bansa. Siyempre, eh, tayo, masyado tayong ma-emotional, eh, kaya yun. So, ito yung mga bagay na dapat nating iwasan at labanan, mga kaswisi. Yan yung magbibigay sa atin ng ito at ito rin yung magtatanggol sa atin, itong mga ahensya na to, no? Kaya yun. So, ang marami kayong matututunan dito sa ano na to, sa training na to. Kasi hindi mo maiisip, ay, ganun pala yun, ay, ito pala yun, yun, ganun. So, ito kasi, mga kaswisi, eh, talagang, ano, ine-explain lang yan ng mabuti, ano ba yung mga rules and regulations at yung mga agencies natin, yung government agencies natin, yung may tutulong niya. So, nandyan yung mga contact info niya, kung saan kayo tatawag, kung saan kayo site na pupunta, no, mga kaswisi. So, yun. So, pinapaliwanag lang niya yan, isa-isa, yan, para malaman ninyo kung ano man ang meron dito sa ano na to. So, ito, mga kaswisi, for updating lang, no, kasi 2022 na ngayon. So, ngayon lang ako naka-experience ng online pag-attend dito sa PIDOS na ito, mga kaswisi. So, yan yung mga services, mga program categories, yan. Kaya yon. So, lahat yan, i-explain yan sa inyo isa-isa. Ang akin lang dito, gusto ko lang maipakita sa inyo kung ano man ang meron dito sa ano na to, sa ating PIDOS, mga kaswisi. Kasi this is my second time na umaten ng PIDOS, no, kasi ibang bansa na naman akong pupuntahan ko, no. Nung una kasi, face-to-face to, no, nung pumunta ako ng Malaysia. Face-to-face to, so nagra-write down kami kung naman ang meron. At nagbigay ng ID, yan. Dito kasi hindi na, so certification na lang. So after ng orientation mo dito at nasunod mo yung sinasabi nila, i-direct na yung certificate mo sa inyong mga agency, mga kaswisi. So, ang ihahanda mo dito, mga kaswisi, meron kayong dapat bond paper, no? Isulat mo yung pangalan mo, tapos kung ano yung pangalan ng agency mo, tapos kung ex-abroad ka ba or first-timer, so ilalagay mo yon. Tapos next, cellphone number, yun. Medyo lakihan mo lang din para makita sa screen, no? Kasi pipicturan kayo after. Before and after, so pipicturan kayo niyan. Kaya yun. So, kailangan ang signal ninyo is okay. Kasi 4 hours ito, no? 4 hours yung inyong seminar dito. Tapos, kailangan makinig kayo mabuti, ganyan. Kasi kung hindi kayo makinig, uulit na naman kayo. Saka, huwag kayong magpapakita sa screen na parang inaantok kayo, ganyan. Kailangan maging alive tayo kasi para makita nila na interesado kayo dito sa seminar na to. Kahit paulit-ulit, okay lang yan kasi ganun talaga. Ang mahalaga lang dito is makakuha kayo ng certificate. Yan. Na nag-attend na kayo ng PIDOS. Yan. Kasi sasabihan naman kayo ng agency nyo, eh. Or either sasabihan kayo na, sige, pumunta ka dito sa agency ganitong oras. Yan. Pero syempre, pag sinabi yung ganitong oras, kailangan mas maaga pa dun. Kasi nga, para ma-prepare na kayo lahat. Ganun. Kasi marami kayo. Pag nasa bahay naman, syempre, kung okay naman yung internet connection mo, kung meron kang computer o meron kang cellphone na ano, kahit papano, ang mahalaga lang dun, yung signal, yung connection mo sa internet is okay, walang problema. Kaya yun. So, dito kasi, ini-explain ng mabuti yung mga do's and don'ts. Yun. Lalo na, di naman natin kabisado kung naman ang meron sa ibang bansa. Diba? Ang mahalaga lang doon, maging safe tayo, wala tayong inaagrabyadong tao, at higit sa lahat, walang mangyaring hindi maganda sa atin. Yun lang naman ang mahalaga doon. Kasi dito, ine-explain lang niya kung paano mag-handle ng appliances, lalo na sa mga domestic workers, no? Domestic helper, yan. Kasi may iba na walang idea sa mga appliances, ganyan.
So sa travel documents 'yan, so din explain lang din, no? Kung naman ang meron dito, 'yan. Yung mga bawal na dalhin, yun lang, ano lang yung mga pwedeng dalhin, ganyan. Kasi usually pag aalis tayo, mapunta tayo ng ibang bansa, ang pinaka minimum lang na gadalhin natin is 20 kilos, mga kasuisi. So tituturo sa iyo kung ano yung boarding pass mo, no? At yung mga ano, kung saan ka pipila, kung ano itsura ng eroplano, yan. Yan, so depende sa bansang pupuntahan. Kasi may tatlong seat talaga, tapos meron din dalawa. So depende. Ang mga halaga lang doon, ituturo sa inyo ano ba yung mga dapat mong galawin at hindi mo dapat galawin dyan. Kasi kasama sa batas yan na kapag may ginalaw ka dyan, na wala naman emergency, kaso yun. Yun, prohibited by law yan, mga kaswisi. Kaya yun. So, hanggang dito na lang ako, mga kaswisi. I hope na may natutunan kayo at nagkaroon kayo ng tips and ideas pa rin, mga kaswisi. So, keep on subscribing na kayo. Ayan. So, hanggang dito na lang ako. Hanggang sa muli. Thank you, mga kaswisi.